Guys, bukas na ang pinakahihintay na opening ng PBA Season 48 Commissioner's Cup. Bago ang buwan na manong laro sa pagitan ng Talk and Text at Magnolia Hotshots, ay gaganapin muna ang Leo Awards. Sino ang manok mo para maibulsa ang MVP honors? Si Junmar Fajardo ba o si Scottie Thompson? Kandidato rin sina CJ Perez at Christian Standhardinger. At pagkatapos nga ng Leo Awards ay ang pagsasagupa, grudge match ito sa aking palagay, ang laban ng Magnolia Talk and Text. Kahit paano'y nasaktan ang pride ng mga hotshot players sa pambabaliwala ni Jojo Lastimosa sa kanilang 11-0 record sa PBA on Tour. Tiyak ibubuhos ng hotshots players ang ngit-ngit sa TNT para ipakita kay Jolas na hindi tsamba ang kanilang 11 panalo sa PBA on Tour. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pag-dalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, hanggang ngayon na ginagawa natin ang bidyong ito ay wala pang official na report kung may nakuha na bang replacement import ang TNT bilang kapalit muna ni Randy Hollis Jefferson na nadali ng gastroenteritis. Sabi ni Coach Jolas, ayaw pa nilang paglaruin si RHJ hanggat hindi ito 100% healthy. At dahil nga dyan, naghahanap sila ng replacement import. Gusto nilang kuhanin ang 6'9 na si Quincy Miller, pero gaya nga po ng nasabi na natin sa ating previous video kahapon, ayaw itong i-release ng Converge. Sang-ayon sa report, gusto ng Converge na magkaroon ng compensation bago nila pakawalan ang 6'9 na si Quincy Miller. Di umano'y willing daw naman ang Converge na i-release si Miller, pero gusto na mga ito ng kapalit, player's trade o future pick sa rookie draft. Sang-ayon po sa report ni Sir Homer Saison, isang mahalagang asset ang NBA veteran na si Miller na 38th overall pick ng Denver Nuggets noong 2012 at dapat lang daw talaga na manghingi ng kapalit o compensation ang Converge. Ngunit wala raw balak ang TNT na kumagat sa pain ng fiber excerpts. Kapansin-pansin, madulas talaga ang panulat ni Sir Homer Saison. Walang ka-effort-effort ay naisingit niyang muli sa kanyang main topic ang tungkol kay Mikey Williams. Ang hindi raw pagpansin ng TNT sa compensation na hinihingi ng Converge ay tulad din sa hindi pag-aksyon ng tropang Giga Team Management sa demand ni Williams. Binomba pa ni Sir Homer Saison ng konting papuri ang kanyang manok sa pagsasabing kung hindi raw magpa-pan out ang negosasyon ni Williams sa TNT, posible raw mag-detour o maglaro sa ibang liga ang Governor's Cup Finals MVP. Posible raw sa NBA. Kapani-paniwala ba ito? Sabi pa ni Homer Saison, it's a long shot but realistic. Kasi katwira ng kolumnista, malapit na magkaibigan daw sina Mikey Williams at si Chicago Ball star DeMar DeRozan. Excuse me po Sir Homer, ngayon ko lang nalaman, pwede palang maging way papuntang NBA ang pagkakaibigan. Anyway, nalalayo tayo. Balik na tayo sa ating main topic. Bakit ayaw i-release ng Converge si Quincy Miller sa Talk and Text? Malinaw na ngayon sa atin ang lahat. May isang conference na gusto sanang kuhanin ng Converge si Shabazz Muhammad. Pero ayaw itong i-release ng SMB. Oo nga, dapat ay magkakaibigan ng mga team na nasa iisang liga. Dapat ay nagtutulungan. Pero business is business. Ginagamit lang ng Converge ang kanilang rights. Kaya hindi raw dapat umasa ang Talk and Text na libre nilang makukuha si Miller, hindi raw farm team ang fiber excerpts. Samantala, bukas na malalaman kung sino ang tatanghaling MVP. Puro taga-SM si Black ang apat na naglalaban-laban sa Most Valuable Player Award, sina Junmar Fajardo, CJ Perez, Christian Standhardinger at Scottie Thompson. Liban kay CJ Perez, ang tatlong nagtutunggali sa MVP Award ay pare-parehong nanalong Best Player of the Conference sa nagdaang Season 47. Kung sakaling si Junmar ang magwawagi, iyon ang kanyang magiging pampitong MVP Award. Kung si Scottie Thompson naman ang magiging mapalad, pangalwa ito ng Ginebra Star. Ngunit dark horse sina CJ Perez at Christian Standhardinger sa highest individual honor na ito. Depende sa mga botong makukuha nila mula sa media at sa mga kapwa players.
Napaka-humble ng sagot ni Scotty Thompson ng matanong tungkol dito. Na-injured lang daw naman si Junmar Fajardo kaya siya ang nanalong MVP noong nakaraan. Ibig sabihin, hindi na siya magugulat kung bukas ay masungkit ni The Kraken ang pampito nitong MVP award. Nang ma-interview ng mga sports writer sa PBA Media Day, kapansin-pansin na ang apat na nangunguna sa MVP honors ay hindi kababakasan ng hangaring sila ang manalo ng individual honor. Ang ibig nila ay mabigyan ng karangalan ang kani-kanilang team, pangalawa na lang sa kanilang priority ang personal achievement. Samantala, napakaganda ng itinatakbo ng Ginebra team practice. Kitang-kita sa galawan ni Maverick and Missy at mga Ginebra rookie ang pagiging agresibo. At kahit sa team practice pa lang ay gusto nilang ipakita kay Coach Tim Cohn kung ano ang maiaambag nila sa team. Alam ni Maverick Ahanisi, stuck ang team ng Barangay Ginebra. Magaling na raw talaga ang team na kanyang napuntahan kaya handa raw siyang makatulong sa anumang paraan. Kung ano raw ang role na ibigay sa kanya ni Coach Tim Cohn, rebounds, assists or leadership on the floor, nakahanda raw siyang gampanan. Excited din si Tony Bishop sa bagong karanasan bilang import ng pinakasikat na team sa PBA. Kung papalarin, posibleng dito niya makuha ang PBA Championship na hindi niya nasungkit bilang import ng Meralco. Next week ay lalabas na ang hatol o sanction ng PIBA kay Justin Brownlee. Dedepende sa tagal o haba ng suspension kay Brownlee kung gaano rin katagal maglalaro si Bishop bilang import ng Barangay Ginebra. Pero kung yung ibang Ginebra fans ang tatanungin, kahit daw maikli lang ang suspension na makuha ni JB, ay dapat daw ipatapos na lang kay Bishop ang conference kung mag-jejel naman itong mabuti sa mga players ng Ginebra. Sa ganitong paraan daw ay mabibigyan ng sapat na pahinga si Justin Brownlee na hindi na rin naman bumabata. Alalahanin daw nakakailanganin pa rin ng Gilas Pilipinas si Brownlee para sa Olympic Qualifying Tournament. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Michael Vicente, ingat kayo dyan sa Israel, kabayan. Reggie Jimenez, Rudy Hangad, salamat. Cedric Waniwan, Ipaw Una, Rino Baral, correct ka dyan, kaibigan. Ferdi Robredo and Efrem Mendoza, Scout Ranger, at si Romeo Conchada. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.